po sa ating nandito din po sa ating C1. The more your family get involved sa C1, the more the better po. Dahil pagka kayo pong pamilya, nag-join po kayo dito sa ating C1 at saka po sa ating ginagawa natin ngayon, at darating ang araw po, lahat po kayo ay gaganda ang buhay ninyo. I-explain po niya sa atin kung paano po yung umpisaan step by step ng ating C1 token. Ano? Makinig po kayo at mag-ask ng question after ng pakita po sa atin ang update. Mag-ask po kayo ng question para maalalo po ninyong maintindihan. So, ngayon po, makinig po tayo at tatawagan ko na po sa atin ang Director 2-Star, Sir Eddie Onya. Sir, the floor is yours po. Welcome po sa atin. Okay po. Yan, thank you Ma'am Gloria na sa pagpapakilala sa akin at salamat sa mga participants natin na nandito sa loob na patuloy pong nakiki-update sa atin. So, napakahalaga po ngayon ng ating mga pag-uusapan dahil ito po yung tinalakay kahapon ano doon sa ALG meeting. Hindi na nga lang tayo nag-update kahapon gawa ng meron tayong special meeting with Sir Raj kahapon. Kaya nga ay ginabi na. Kaya ngayon po natin itutuloy kasi po mahalaga po yung mga update. Ano, at ito po ay preparation din po nating lahat sa mga nag-stay sa C1 at kung yung mga namang member natin na nag-aantay lang din po sila dyan ay pwede rin po nilang mapanood ito, itong video na ito, tsaka yung kay Sir Raj para po ay makapag-prepare sila. Lalo't alinabas na po yung roadmap ng ating C1 token at kasama rin po yung Metaverse na inabangan din po ng marami. So allow me to share my screen para papasok na po tayo sa ating pong PowerPoint. Dahil nandito po yung mga ano, so pwede rin kayo mag-screen share para po screenshot para po ay meron din kayong kopya ano ha. Anyway, ito naman po naka-record, pwede din po ninyo itong puntahan sa ating pong YouTube channel. Crowd 1 Team Spartans International. Actually, isa po sa importante doon na kailangan nyo i-share yung pong kahapon na in-upload natin yung kay Sir Raj. Kasi ay pinaliwanag niya po doon ng maigi yung pong ating roadmap. Ano? At kung iyon po ay ating maintindihan, naniniwala ko na talagang ayaw nyo rin magpaiwan. Ano ha? So ito po yung ating leadership group meeting na every Wednesday. At free pong pumasok dito yung mga managers and above. Ano ha? Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo ng link. Kasi meron po kaming group chat ano sa Telegram. At meron din po kay Ma'am Janet sa WhatsApp. Kung kaya ay nakukuha natin yung link. At pwede po natin yung ipasa sa inyo para kayo mismo yung makasaksi ano ho ng mga latest update. So sa company update, ayan of course nandito pa rin po yung ating pinag-usapan kanina, yung ating Planet IX na ngayon po ay very exciting po. ang sarap ngayon humataw kasi linabas na po yung mechanics ng ating ongoing IXT airdrop competition na may nakalaan po diyan na 10 million IXT na reward ano sa lahat ng mga activity na ginagawa natin diyan, mapa staking po ng different assets, yung pong pagbubuo ng territory, pagbabuy and sell ng mga NFT ano ho diyan sa ating Net Empire marketplace, tapos pagbili ng mga Genesis NFT. At lahat po yan na mayroon po yung points. Ano? Kung kaya ay balikan nyo po yung pong pinost namin dyan. May pinost po kami dyan sa mga GC. Yung pong mga mechanics kung saan tayo makakuha ng points. Kung gusto nyo mag-concentrate kung saan yung mataas ang points, pwede nyo pong gawin yun. Pero kami po kasi ay
lahat ginagawa namin eh para magkaroon tayo ng points. So, nakakatuwa lang kasi nga ay nakita ko sa top 100 ay napakaraming member ng Uni Team. Kasama na dyan si Ma'am Abby, ano, siya po yung number one player po natin ng Planeta X, si Coach Danny, ano ha, yung magkapatid na Sir Limbo, ano, ng Canada, Team Canada, si si Carlo, ano, Team Australia po yan, tapos si Sir Jay, ano, Team Philippines. Kaya nakakatuwa kasi nga ay talagang mga player, mga Pilipino, ayaw din paiwan, ano, at ang inyong lingkod naman ay top 110 at hinahabol natin na makapasok tayo sa top 1. Si Ma'am Gloria, number 161 kaya na, Ma'am Gloria, sabi niyo kanina. Oh, number 161 na. Mababa pa, Ma'am Gloria, yung ating ano, lalakbayin. Kaya ano, hataw din tayo para makapasok sa top 100. Kasi ang laki po ng ano, reward. Actually, yung sa akin po, imagine nyo, pang top 110 ako, ang reward na po na nag-antay sa akin ay may kita 3,000 IXT. Kasi simula pa lang, di ba? O, siyempre, ngayon alam na natin yung mechanics, ano, alam na natin yung ano, kung saan tayo makakuha ng mga points, ay di siyempre, doon tayo magkoconcentrate ngayon. Ano, yung pong pagbubulong tiro-tiro, malaki pong points noon. Ayan, kaya yan, good luck po sa ating mga players. Ano, I hope na sa darating na ano ho, January, kasi 1 year po yan, nagsimula po yan ng December at ibibigay po yung reward sa January 2025. I hope na mas marami po yung makatanggap ng reward sa ating mga Pilipino, especially na mga member ng Uni Team. Ano? Dahil tingnan nyo naman po yung ating Planeta X. Ayan, na paliwanag ko na po ito last week din. Ano? Na bakit exciting ang Planeta X? Ito po ay affiliated product po natin na pumasok sa C1 at ito po ay nagsimula noong 2021 March, kung hindi ako nagkakamali, doon kami nag-start na magbilian ng mga pack, ano, pack drop, yung mga virtual na lote, yung po yung unang bininta nila sa amin, virtual na lote. At talagang agawan noon. Yung nga po nabanggit ko last week, 'di ba? Marami pong umiyak kasi yung unang benta nila in split of 2 minutes. Ilang libo po yung binenta nila ay para, alam niyo yung piranha, 'di ba, yung piranha ng isda. pag inano mo yung karne o ano mang ihuhulog mo doon, 'di ba, in a split of seconds ubos na kaagad, ano, parang ganun nangyari eh, mama, ano, Ma'am Gloria, 'di ba? Kaya 'di ba sabi testimony ni Ma'am Gloria last week ay siya po yung isa sa umiyak, hindi nakabili. Hindi na sabi. Kasi unahan talaga, talagang pinag-aagawan na talaga yung ano, yung lote. Imagine mo naman, ano, kasi nga kung ikaw ay walang lote, walang nabiling lote sa Pilipinas, ano, wala kang nabiling lote, ano, kasi mahal eh. Mahal yung physical na lote, di ba? Samantalang dito sa ating Planeta X, napakamura ng bili mo ng lote dito. At take note, hindi lang kayo sa Pilipinas pwedeng bumili. All around the world, pwede kayong bumili. O, di ba? Kaya nung makita yung, ano, yung pack drop na gano'n, nandun yung Amerika, nandun yung Canada, nandun yung Australia, ay yun talaga yung mabilis maubos. Kasi, siyempre, mga sikat na bansa, yung mga yayaman na bansa, ay siyempre gusto mo rin magkaroon ng lote doon, di ba? Mang Gloria. Kaya gano'n po yung nangyari doon, na talagang ang dami talagang hindi nakabili kasi nga limited lang po yung linabas nila. Kaya yun po, nakita niyo po dito. Kaya po na nag number one blockchain game po ang Planeta X sa Polygon kasi siya po ang nakapag-create ng pinakamaraming NFT o yung tinatawag nating non-fungible token. Kasi lahat po ng mga PIX na yan, PIX o virtual land na yan, lahat po yan ay NFT. Na ibibenta po iyan na pipera. Alam nyo ba yon? Virtual na lote siya, pero pwedeng ibenta, pwede siyang mapera. Actually, ang dami. Itong mga bagong airdrop natin, ano, na binigyan ng Net Empire Genesis, kasi every month kasi binibigyan kami ng 1,000 na lote na free dahil meron kaming mga Net Empire Genesis NFT. Ano ha? Medyo mahal po yon, pero sulit naman kasi nga monthly binibigyan kami ng 1,000 lote. Imagine mo yung 1,000 lote binibigay sa amin.
Kaya ang dami ko na nabenta doon sa Germany, doon sa Russia ba yon? Hindi ko alam kung Russia yon. Tapos nagsisimula na po yung China. Kasi yung po yung huling binigyan na airdrop sa amin last month ay yung China rare. Rare po yon. Kaya pag may nakikita kayong CN, China po yon. Ano, nagsisimula nang magbuo yung mga player doon. Imagine nyo po, yun lang pong picks, ano, yung picks po. Ang ating picks ko, hindi ako nagkakamali, ay 1.6 billion. Imagine mo po yon. Yung picks ay yung virtual na lote, 1.6 billion. Ang create po ng Planet X. O, picks pa lang po yon. Gaano karami ng NFT po niyan? Kasi lahat po yan, na mga, ang mga digital asset na nandiyan sa loob ng Planet X, yan po ay non-fungible token o NFT na sinasabi. Ano ho? Kung kaya pati yung mga bio mode na yan, mga meta mode na yan, ano ho? Ano pa? Yung mga genesis na mga yan, mga binibili natin mga genesis, lahat po yan NFTs. Kung kaya napaka-exciting ng laro na ito kasi nga ay halimbawa doon sa pagsasalang natin ng mga bio modes, ano? Kasi yung waste na yan, yung sinasabi ko sa inyong waste, yung waste, yung basura. May basura din kasi bukod doon sa lote, virtual na lote, meron din po kaming virtual na basura. Kaya nga po naririnig niyo sa amin, nangungulikta kami ng basura. Pero hindi ibig sabihin na physical na basura, na mabaho, na alam mo yan, di ba yung physical na basura, mabaho, tapos kung ano-ano yung mga amoy mo doon. Ito kasi virtual na basura, hindi siya mabaho kasi nga ay ikiklik mo lang gano'n, no? Pindot-pindot ka lang ng kamay na gano'n, nakiklik mo na siya. Tapos yung virtual basura na yon, nabebenta, napipera pala yon. Imagine mo yon, napipera. Ako, lagi ako nabili ng basura kasi nauubusan ako ng sasalang eh. Tapos yung virtual na basura na yon, isasalang naman namin yan doon sa mission control. Ano? Isasalang namin sa mission control. Tapos magiging biomod siya. Ngayon, pag nakakuha ka ng blueprint, yun po yung pinakamahal, yung blueprint po, NFT din po yon, yun po ay pwede mo siyang ibenta ng 10iXT. 10iXT po yung benta ngayon. Nakailang benta na ako mula kahapon. Kasi ang dami kong nakukuhang basura, marami akong sinasalang, dami ko rin nakukuhang blueprint kasi hindi na ako nagbubuo ng facility ngayon. Yun po yung isang requirement sa pagbubuo ng facility. O imagine mo po yun, namamasura ka, tapos makakuha ka ng either legendary o blueprint kagaya nung asawa ni Sir Noni, 'di ba, nabanggit niya kanina, hindi naniniwala yung kanyang asawa na nagkakapera kami dito. Ano? O ngayon, ang ginawa ni Sir Noni, dahil meron siyang 7 legendary bio mode, legendary bio mode po 'yun po yung isa sa sinasalang doon sa pagbubuo ng facility, ipinakita niya mismo yung pagbebenta. O nagulat nga yung asawa niya. Ay, totoo nga. Napipera nga, sabi niya. O, di ba? Kasi ganun po tayong mga Pilipino minsan to see is to believe. Hanggat hindi natin nakikita na totoo, hindi tayo naniniwala. Pero kami po kasi ay kami po yung mga pioneer sa Planeta X. Nung nagsimula po ang Planeta X, nandito na kami. Actually, nagpapasalamat kami ng malaki sa Planeta X. Why? Natuto kami ng blockchain. Natuto kami ng cryptocurrency. Natuto kami ng crypto wallet. Kung saan namin linalagay yung mga NFT namin tapos binibenta na. Alam nyo ba yon? Hindi po yon mababayaran yung mga natutunan namin dito kasi hindi po yan tinuturo sa university. Kung mayroong mga nagtuturo sa university, mahal po ang bayad ng pagtuturo ng about cryptocurrency, about blockchain kasi bagong technology po yan. Iilan pa lang po. Gaya ng sinabi ko last week, nung nagsalita si founder sa ating 5-year strong, sabi niya, ang nag-a-adapt pa lang po ng blockchain, 1% sa Europe, 10% sa Asia. Imagine that. O, di ba? Imagine mo yun, mama, no? Parte kayo ng Asia, di ba, Ma'am Gloria, no? O, 10%, ibig sabihin sa 10% na yun, kasama ka na nandito sa C1, sa Planeta X, di ba? Kami namang nasa Europe, 1%, 99%, hindi pa nila alam tong tungkol sa blockchain na ito, tong NFT na ito. Oh, di wow. Oh, advantage na po natin. Kaya nga po, bago pa magpasukan po ito, kasi sinabi naman ni founder, pinaliwanag naman niya, na sa ngayon, hindi pa nga masyadong kilala, pero doon na papunta yung mundo natin. Kaya nga, hinalintulad niya po yung cellphone, di ba yung cellphone nung anong year ba yung sinabi niya na
Yung unang dinabas ang cellphone, kaunting percentage pa lang yung nagkakaroon niyan. Actually, yung unang labas ang cellphone, ma'am, ano, yung Nokia. Unang labas ang cellphone, parang walkie-talkie, nasa Korea na ako that time. Nakabili ako noon. Ano, si, ano, yung kumbaga ay pinagmamalaki ko yon, sinusuksok ko dito sa aking baywang. Talagang sa salita namin sa Ilocano, eh, paspasindayag ko nga talaga. Yung bang inaano ko talaga na ako lang kasi merong ganun eh, sa lugar namin eh, di ba? Yung para walkie-talkie na Nokia ko, naabutan niyo po yon. Oh, hanggang sa na-develop na siya, palit na siya ng palit. Tapos the following year, ano, ay nag-triple na po yung nagkaroon po ng mga cellphone. So ganun din po ang mangyayari sa ating blockchain technology at cryptocurrency dahil pumapasok na po tayo sa cashless society ngayon, ano, may bansa nga po na hindi na gumagamit ng mga cash, ano, puro ano na sila, puro wallet. So yun po yun, ano, kinuwento ko lang ng konti yung aming experience kasi nga po doon sa mga hindi pa po naaral ang Planetary X. Very exciting game po ito. Hindi po masasayang yung oras ninyo kung ito po ay gagawin ninyo, ano, pag-aaralan ninyo. Ayan, may mga YouTube channel po tayo diyan sa mga nagsisimula kasi po kung ituturo po namin sa inyo uli ng ano ito ng mula sa simula ay aabutin po tayo ng siyam-siyam. Kasi nga po, 2 taon na po namin itong inaaral. Siyempre, hindi naman pwede yung matutunan mo ng isang upuan lang. Hindi kaya nga po nag-create kami ng YouTube channel. Nandyan po yung kay Sir Orly, ano? Kay Coach Loreto, tsaka yung sa ating team Spartans International. May mga tutorial po dyan. Doon na lang po kayo manood. Tapos, kung may mga hindi kayo maintindihan doon, din pasok kayo sa Zoom, ipapaliwanag namin. Ano ha? So yan po yung ating number one product so far ngayon na nakipag-tie up kay C1 at talagang kami po ay very proud, ano ho, na nakasama po dito sa number one blockchain game na ito. Ano ho. So next product po natin ay ang Metaverse. Ayan. Kung kaya sinabi ko sa inyo nung nakaraang week, ano, na kung yung Planetary X ay naging number one blockchain game siya, pero medyo mabusisi po sa mga magsisimula yon kasi nga ay ang dami mong pag-aaralan doon, magkikreate ka ng wallet, tapos ay kung paano mo siya ililink sa Planetary X, lahat po kasi yan ay ano yan, step by step. Pero dito po sa Metaverse, kasi nga po ay kami po ay nakapaglaro na nito together with Ma'am Glory, ano ha, at iba pong mga unicorn holder natin, nakita po namin yung larong ito. Virtual trading game po siya na mas madali siyang laruin kaysa kay Planeta X. Pero po ay kung sinasabi nila na ang Planeta X ay number one blockchain game, ay hindi daw po patatalo ito. Mas malaki daw po ang Metaverse kasi unique din siya eh. Dahil nandyan po ito, kita niya po, ayan, papaliwanag ko po muli, ano ha, para dun sa mga hindi nakatin last week. So noong December po ay nagkaroon po ng tinatawag na playtesting sa amin po mga unicorn holder, no? 3,000 po kami mga unicorn holders plus yung mga umatin po ng Dubai event, ano, last year. Kasama po sila, ano, na naglaro. Yung massive engagement ay umabot po ng 600,000 individuals trades, nag-trade po. Kasi ito po ay trading game po ito. Bibili po tayo ng mga stocks at ng mga shares sa mga company na nasa loob ng Metaverse. Ayan, mamaya ano natin. So over 5 million C1 tokens were awarded to the top players. bukod sa natuto kami doon sa laro, ay binigyan pa ng 5 million C1 tokens as a reward lahat ng mga naglaro. Pero yung top 50 po ang may pinakamarami pong natanggap, ano, kagaya po ng isang member natin sa Uni Team na si Coach Danny, ano, number 27 po siya, ay nakatanggap po siya ng 38,000 C1 token. Kaya nga sabi nga niya,
Yung natanggap niya po dito sa metaverse ay may sentimental value po sa kanya yan. Hindi po niya yung gagalawin, sabi niya. Kumbaga nga, ikwa-quadrupa na daw yun. Sabi niya, di ba, ikwa-quadrupa yun. Kasi nga, ay hindi biro yung ginawa niya na pagpupuyat para makasama siya sa top 50. Kasi yung top 50 sila po yung nabigyan ng malaking reward. Kami nila, Ma'am Gloria, ay although hindi kami nakasama sa top 50, nabigyan po lahat kami, itong 3,000 na naglaro nito, nabigyan po kami ng 100 Siwon token as a consolation prize. Ano? Pero yung top 50, siyempre, laki kagaya ni Coach Dan. Imagine mo kay Coach Dan ni 38,000 Siwon token. Paano kung yung ating Siwon token ay nag-launch na at nasa global exchange na tumabot ng 1 euro? Di ang laki pong pera noon, ano, yung yung nakuha ni Coach Danny, ano. Kaya po, very exciting po ito. Ayun, at ganito po siya, dadagdagan natin yung mga paliwanag dito. So yung nakikita nyo dito na Retrieve Limited, isa po itong company na sa loob ng Metaverse. Nung naglaro kami ay nasa more than 20 company po doon na pwede kang bumili ng stocks at shares, ano. Tapos magba-buy and sell ka, ano. So, sa aming paglalaro ay yung ating metaverse ay naka-receive ng a lot of feedback. Ayan, a lot of feedback. Ito na po yung mga feedback namin ng mga naglaro. Ano ha? At dito po, tingnan nyo pang mabuti ito, yung potential ng larong ito. Ano ha? 95%, imagine mo po ito, 95% would recommend this game to other people. Di ba? Almost 100% i-recommend namin yung larong ito. Kasi nga, hindi po tayo basta dito maglalaro lang ng walang kabuluhan. Ito po ay may involved na pera. Yung gusto natin, di ba? Yung may kitaan. Ganun po yan. Meron po kitaan dito. At maaring i-integrate din dito yung C1 token natin. Ano? Kasi yun po yung sabi noon sa mga paliwanag nila. Then tingnan nyo po ito, 80% had a positive experience playing the game. So kami pong mga naglaro na 3,000 plus kasama ng mga umatin sa Dubai, ano ha, ay 88% po na positive po yung laro para sa amin. Ibig sabihin ay nagandahan kami sa laro. Nagandahan kami at talagang i-share namin yan talaga. I-share namin yan, yung mga naging experience namin doon sa inyo, dahil ay madali siyang laruin. Madali siyang laruin actually. Then 93% found the game to be easy to navigate and understand. Nakita niyo po, 93% din pong percentage na sinasabi namin na madali siyang laruin. Pero yung nga pong sinabi ko po, ito tip ko po ito, kasi nga po ay magsisimula na po yung beta testing 2. At ang sabi ni Sir Raj kahapon, lahat pala Mang Gloria pwede na maglaro. Lahat. Lahat ng mayroong hawak na packets po ay pwede nang maglaro. Yan. Kaya exciting po yan, kasi talagang lahat na may hawak na packets. 5 million po tayo, ano? More than 5 million po tayo ang packets holder po ng Metaverse. Imagine mo yun, lahat yung maglalaro. Hindi, grabe ang katawan niya. So sa mga nanonood nito na mga kasama natin sa Unity Team, at kung kahit na hindi kayo Unity Team, ano, basta naintindihan niyo po yung paliwanag ko. Ang tip ko po dito, once na nag-start na tayo maglaro, ay kailangan nakatutok tayo doon sa pagtaas at pagbaba ng value ng share. Kasi in a split of second, tumataas, bumababa siya. At kailangan mabilis yung kamay natin, yung daliri natin na pipindot na pagbibili na po tayo. Pag nag-red na kasi siya, wala kasing indication dito eh. Halimbawa ito, yan. Halimbawa ito, yan. Ito pala. Oh. Halimbawa, yung share po ay worth 1,400.70. Green yan, green. Nakataas eh. Ayan na, nakataas. Plus 37%. Ah, kita niyo po yon. 0.37% maliit lang kasi. Ibig sabihin, green yan, yan yung sign na magbebenta tayo. Bebenta. Ngayon, pag itong araw na ito ay bumaba, magre-red po yan, sabi na natin mga 1,300, doon tayo bibili. Doon tayo bibili. Ano? Doon tayo bibili. Pero dapat mabilis ka kasi nga, ang bilis magbago nung ano, yung price.
Then pag umabot siya ng halimbawa 1-4 uli, benta na naman. Benta mo na naman. Tapos pag nag-red, bili ka na naman. Ganun po yung gagawin natin diyan. So anyway, pag nandiyan na, ituturo po namin ng actual uli. Ano? So ganun po yung ginawa namin. Nung una, wala, pinabayaan lang namin. Linagay lang po namin yung aming, akas binigyan kami ng 20,000 na token. Yun po yung pare-parehas po. Sa 3,000 na naglaro, 20,000 na token po ang binigay bawat isa sa amin at ikaw na ang magpapalago noon. Ang ginawa namin po noong una, kasi hindi namin alam yung mechanics, linagay lang po namin doon sa mga company na nandoon at bahala na kung kikita o hindi. Hindi pala ganon, hindi ganon. Babantayan mo pala. Kaya nga, di ba, nabanggit ko sa inyo, once na nag-start na kayo mag-trade, bawal kumura, bawal umihi, bawal kumain, bawal matulog. Di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na bawal lahat po yon. Pwede naman, pwede po ninyong gawin ang lahat na mga gusto ninyong gawin. Ibenta nyo muna yung mga share ninyo. Huwag nyo mahayaan na nakasalang. Kasi po yung matatalo kayo talaga doon, ang bilis pong bumaba ng ganon. Babalikan nyo, halos mauubos na po yung inyong token. Kaya ganun po yung gagawin ninyo. Ano? Ayan. Binigyan ko na kayo ng tip. Ano ha? Pero may mga additional pa po yan ng mga mechanics pag lumabas na. So ayan, nakalagay dito may new features. So itong new features na ito, ibig sabihin, ayon doon sa mga feedback namin sa company, ano, nung kami po nag playtesting, doon din po sila kumuha ng pwede pa nilang idagdag sa laro. Ayan, kaya nandito na po siya. Yung new features. Updated design, stock engine versus 2.0, ganyan siguro yan. New engine, notification system, trading history. So, importante po itong dalawang to, yung notification system at trading history. Diyan makikita yung mga ginawa nating trades. Improved game balance, purchase, sell orders. Yan, binago rin po yan. Yung labels, may label din po tayo dyan. Yung missions, tsaka yung C1 token ticket. Grabe, ma'am. Nakita mo, ma'am. Wala ito nung nakaraan, ha? Wala ito, di ba? Wala ito nung last week, wala. Ano, kita nyo? Oh, nandito na po si C1 token. I-integrate din po yung C1 token natin sa Metabase. Oh, di wow? Grabe yon. Ano? Pag nasa global exchange na yan, yung C1 token natin, napipera na. At yung pwede nating maging income din dito ay C1 token din. Eh, di, yun ay maliwanag na income na talaga. Ano? So, antayin po natin yung mechanism. Mahalaga, nakita na po natin dito. Sinabi naman po yan sa event nung sa Dubai na i-integrate po yung C1 token natin sa Metabase. No? Grabe. Then, yung ating pong Metabase ay powered by AI o yung tinatawag natin artificial intelligence. Alam niyo po dito ngayon, meron po kasing advantage at disadvantage yung AI. Bakit? Ano? Ito kasi ay inagawan na niya minsan ang trabaho ng mga tao. Gaya dito, ha, may mga restaurant po kasi dito na dati ang nagsaserve ay mga tao. Ngayon po, ang mga nagsaserve na po ay mga robot. Ano? Powered by artificial intelligence. Imagine mo po yun, yung mga robot na parang tao na rin, ano, hihingin yung order mo, tapos i-deliver yung order mo dun sa kung saan ka na opo. Diba? So, ganun po yung ating Metaverse. Powered din po siya ng artificial intelligence. Kung kaya, dun sa paliwanag, it never sleeps. Hindi po natutulog ang market. Nakalagay dyan, oh, kita niya, the Metaverse stock market never sleeps. Tuloy-tuloy po siya na nag-retrade. Matulog man tayo o hindi, tuloy-tuloy siya. Then utilizes the latest AI technology. Oh, yun ang po yung sasabi ko sa inyo. Every morning, fresh news to boost your trades. Oh, di ba? Ayan, oh. Nandyan yung mga, ano, nandyan yung mga message. Kaya exciting po ito. Ito na po yung importante. Roadmap. Ayan. Unahin na po natin yung roadmap ng Metaverse bago tayo pumasok doon sa roadmap ng ating C1 token. So we have the three powerful months na sinasabi dito. So April, ano, few days from now,
ay magsisimula na po yung playtesting number 2, yung beta testing part 2. Ano ho? Kasi part 1 kami po yung December, ngayon part 2. At ang maganda dito, lahat tayo ay kasama na. Lahat na po ng may package, ano ho, mapa startup, skill up, powerhouse at saka unicorn, kasama na po namin kayong maglalaro. Ano ho, by April. So ngayong March, ang ginagawa nila ngayong March ay final touches. Tapos yung game cards, may game cards din po tayo ng mga nabili dati. Then meron pong system V2.0. So ito po yung ginagawa nilang ano ngayon, pre-prepare na po nila itong laro para pag nag beta testing tayo ay o kaya pag nag-launch po siya by May ay magagamit na po natin yung mga game cards. Kasi hindi po namin nagamit yung mga game cards nung beta testing. Baka hindi pa rin po natin magagamit. Pero by May, ayan na po, by May, Metaverse is launched. Supposed to be ito, ano, kasi yung unang mga update natin, kung natatandaan niyo po yon, ang full launch nito ay fourth quarter pa. Pero siguro ay napag-isipan nila na hindi pwedeng isabay ito sa global launch sa ating C1 token, kaya inuna na nila, di ba? Hindi kasi pwedeng magsabay yung mga product natin na i-launch kasi nga ay bibigay yung system natin, bibigay. So one by one po yan. So ayan po, napaigi kasi from fourth quarter ay by May ay pwede na po tayong maglaro lahat. At pag nag-launch na po ito, meron na pong perang involved po yan. May income na pong involved yan. For sure. Ano, kasi yun po yung mechanics ng laro. Ano, na pwede nating pirahin yung mga income natin dito. Then June and after, much more plan. Ayan, i-reveal na lang po nila yan pag nagsimula na po yung laro. Siyempre, marami po yung mga gagawin din sila ng Metaverse. Kaya, ayan po, ito po yung unang gagawin nating preparation. Ano ha? By next month, ay makakapaglaro na lahat. Ano ha? Abangan nyo na lang po yung mga tutorial namin, ano, na i-upload para may idea kayo. Kaya umatid kayo mismo ng Zoom dahil ina-actual po namin yung mga pagtuturo dito sa Zoom, ano, sa live. Then of course, yung ating pong susunod na product ay si Travilia. Ayan, si Travilia po ay kakaiba din po ito kasi nga po ito ay travel booking engine natin. Ayan si Ma'am Gloria. Si Ma'am Gloria po ay manager po yan ng hotel. At alam niyo po ba, ang pangalawang pinakamalaking market sa buong mundo ay ang travel. Di ba nabanggit na yan, Ma'am Gloria, nagsisimula pa tayo. Ano? Yung travel po, yan po yung kumikita ng pangalawa. Sa lahat po ng mga kitaan sa buong mundo, travel po ang pangalawa. Imagine mo. At nakapasok din po sa ating system. Kung kaya, of course, pag tayo po ay kumikita na sa Planet IX, kumikita na sa Metaverse, kumikita na sa ating C1 token, saan mo dadalhin yung income mo? Of course, syempre gusto mo na mag-travel. Ta-travel mo yung pamilya mo. Syempre, i-relax mo rin yung sarili mo na nagpagod ka, nagpuyat ka, ano, nagtiis ka, nagtiyaga ka. Syempre gusto mo namang mag-relax. So, nakaabang po si Travilia. Why Travilia? Kasi po, itong Travilia na ito ay pwede po tayong maka-discount up to 65%. Si Ma'am Gloria ay naranasan niya po yung ating host ngayon. Naranasan niya mismong gamitin ang Travilia. Ano? Kung kaya ay naniniwala ako, ano, na pag nagsimula na yung mga pag-i-income natin dyan sa ating C1, ano, Metaverse, Planet IX, C1 token, siyempre, alam ko na i-utilize ito ng maraming member natin. Kasi nga, imagine mo, up to 65%, madi-discount mo, di ang laki po ng tipid mo, di ba? Kaya, Ma'am Gloria, handa-handa ka ha, at tayo'y, ano, napag-usapan na namin yan na pag napipera ng mga token natin ay mamamasyal tayo. Ayan. si Ma'am Gloria ang expert dyan, ano, papatay ng tips sa kanya. Okay ha. Then, this month po ay ongoing din po yung another referral club competition. Actually, ito ay third
third batch na po ito ng referral club. Kasi yung first batch noon yung December, natapos na po yun, tapos nagkaroon po ng February, tapos na rin po. Then may mass referral po tayo na may nakalaan po uli dito ng 5 million C1 token sa makakapasok po sa 1,500. Ano, top 1,500, lahat po yan ay magkakaroon ng C1 token. Yung unang batch po, yung top 1 ay kumita po siya ng 5 million C1 token. Imagine mo yon, 5 million. Millionaryo siya kagad sa C1 token. Then yung pangalawang batch naman po, 1 million din po yung number 1. I believe ito ay 1 million din kasi 5 million din po ang pamimigay nito. Kaya yan, ongoing pa po yung ating referral club. Paano ba ang procedure nito? Ang referral club competition, kung kayo po ay makakapagpasok ng mga bago at mag-upgrade yung mga dati niyong mga direct na member, yun po ay doon po nila kinaka-count yung pong competition na ito. At pag ikaw ay nakapasok sa top 100, 1,500, sure yun meron kang C1 token na reward. Ano ha? Yan, ganyan po siya. Umagana. Then next ay yung ating special earth. Ayan. Si special earth, ito po yung pinakamababang package natin so far ngayon. Pero 1 month lang po ito. 1 month kasi ito nag-start ng March 5 at matatapos po ng April 5. Hopefully ma-extend pa siya. Kasi binibigyan ng chance yung mga element status, ibig sabihin yung mga wala pang package, na makapasok po kayo sa Genesis Pool ng ating pong C1. Kasi ang Genesis Pool, kung babalik pupuntahan nyo po dyan sa inyong back office, ano po ngayon? 22? 10 days na lang, yata yung nakalagay doon kanina nakita ko, ay matatapos na po yung Genesis Pool. Ano ba ibig sabihin ng Genesis Pool? Ang Genesis Pool po, yan po yung mga pioneering na mga member ng C1 na nagkaroon ng mga package. At starting next month, ano, pag natapos na po yung Genesis Pool, final ano daw po ito, nakalagay po doon sa ating back office, sa news, punta nyo sa news, ay final, ano na po yan, final extension. By next month po, magdi-deduct na po lahat ng mga kasama sa ating pong NFT package. Ano? For example, yung Earth from 1,000 magiging 7. Mamaya nandito yan, bladaanan natin. Ano? Si Special Earth po, ito po yung 79 euro lang ang value niya, ang halaga niya, ano? Si Special Earth. Kung kaya ay mas affordable siya, na mabili para lang kayo ay makasama sa Genesis Pool, yung mga wala pa pong mga packets ano, na hindi kaya po yung Earth. Ang Earth kasi 129 euro plus gas fee, mga 140. Ito ay 79 euro. Sabi na magdadagdag ka ng 10 euro, abutin niya ng 90. Sabi na natin, at least, mas malaki ang masisave mo tapos kasama ka sa, ano, sa Genesis Pool. So ang pagkakaiba lang po nito sa Special Earth, sa Earth, ang Special Earth ay meron lamang po siyang 500 C1 token while the Earth po ay 1,000. Pero may kasama na rin siyang NFT kagaya ng Earth, NFT o non-fungible token. Then, times 3 multiplier din. Ano, parehas din po sa Earth. Kung kaya ay napakalaki po ng advantage mo pag ikaw ay nakapasok pa sa Genesis Pool kahit na Special Earth lang po yung nabili mo. Ano? Yung token naman, yung kung 500 man lang po ang laman nito, huwag kayong mag-alala kasi kasama po kayo doon sa referral program ng ating C1 wallet. Kasi once na nag-launch yung C1 wallet natin, C1 token, may referral program po yan. Lahat ng i-refer ninyo na magsusubscribe, ano, either ng ating C1 wallet, lahat po yan ay magkakaroon po yan ng C1 token. Mabibigyan kayo. Kaya nga po yung nakikita namin dito, once na nag-launch na po, mauna kasi ang C1 wallet natin, ay maghahatawan po talaga yan. Kasi hindi sila papayag na kaunti lang po yung token nila bago po ang global launching natin sa fourth quarter. Di ba, Ma'am Gloria? Lahat tayo naghahangad na maparami yung token natin. Pero dahil wala tayong enough budget, pero kung hahatawin naman natin sa referral,
ay siyempre pasok po ng pasok ang token sa atin. So it doesn't matter kung special art lang po, pero kasama kayo. Pero yung sa mga element status po, sorry, hindi po kayo kasama sa mga referral kasi nga hindi kayo kumuha ng package. Yun po kasi yung requirement. Ano ho? Para po maliwanag sa lahat. Kahit na special art lang po kayo, kasama po kayo doon sa mga bonuses na makukuha natin. Ano pa naglasa po yung C1 wallet, C1 token. Then nandito rin po yung ating C1 magazine. Si C1 magazine po, na nilabas ngayon, ano ho, ito po ay 5-year edition magazine na meron po itong more than 100 pages. Actually, yung physical pages, yung physical na magazine, kung nakita nyo po yung post ni founder, ay more than 200 pages daw po yon. Pero sa atin pong digital, alam ko 100 plus lang po ito. At hindi po ito normal na magazine kagaya ng mga magazine na mga unang bininta nila. Kasi ito po ay 5-year edition. Ibig sabihin yung 5-year na success stories ng ating company plus yung mga leaders na nag-stay ay makikita nyo po dyan sa loob ng magazine na iyan. At nandyan na rin po yung pinaliwanag na rin po nila dyan yung about blockchain, about cryptocurrency, about NFT. Kaya ang dami mo nyo po matututunan sa loob nito. Kaya kung meron po kayong token, ano ho, ito po yung unang utility ng ating C1 token, ang pagbili ng C1 magazine. Worth 50 C1 token. Kung kaya, ay kung gusto nyo talaga na makita po ng mas malalim kung ano po ang kaloob-looban ng ating company, mag-subscribe po kayo nito kahit na digital lang siya, tapos basahin nyo na lang. Ano? Kasi nga, naglilipat din po yun ng page para lang po tayo nagbabasa lang ng libro kahit na digital siya, pero mababasa nyo rin po doon sa loob ng ating back office. Ano? So yan po yung unang utility ng ating C1 token. Ang C1 magazine po, pwede na tayong bumili using our C1 token. Yan, meron po tayong ano, yan, meron po tayong video, nasa news po yan. Pwede nyo po yung panoorin para mas makita niyo po yung kanyang paliwanag tungkol dito, no? Then next po ay yung ating pong power bundle. Ang power bundle po ay papaliwanag natin para maliwanag sa lahat, ano, doon sa gustong magparami pa ng token. Si power bundle po ay kahalintulad po ito ng yung power up. Power up ba yan? Yung binili natin 500, ma'am, ano? Na ito ay limited lang po siya. Ano? Nabanggit din po ito ni Sir Lutz kahapon. Nung dinabas po yung power up na promotion na yon, ay nagkakalaga po yun ng 500 euro at meron po yung 15,000 C1 token. Kaya kami po ay nagbilihan. Nakabili ka rin, Ma'am Gloria, ano? Nakabili ka rin nun? Ayan. So, yun yung isang way na maparami natin yung token natin. So, ngayon, ang sabi ni Sir Ranz, ang power bundle ay limited lang din po ito. At ito ay advantage natin na mga pioneer. Why? Kasi kung ano yung hawak mong package, ano, yun din po yung value ng mabibili mong C1 token. For example, ikaw ay Earth, pwede kang bumili ng Earth Power Bundle na mayroong 1,000 C1 token. Ano? Sa halagang 99 euro. 20% discount. Yan, 20% discount ka po dito. Dito naman po sa may mga air, ano ha? Pwede kang bumili nito ng 219 euro at meron kang 2,500 additional C1 token. And so on and so forth. At ito po yung napaka ano. Ayan, pakita natin dito para mas maliwanag. Ayan, ito po yung mga discounts. Kita niyo po yung discounts. Sa Earth, may 20% discount. Yung air, 30% discount. Water, 40% discount. Fire, 50% discount. At yung fifth element holder ay 70% discount.
Instead, ito po kasi ay dito ako natutuwa sa ating fifth element. Kasi nga po, nung linabas ko po yung corpo nito, kasi siyempre hindi nila ma-afford, tsaka hindi naman sila nakarating sa fifth element, Ma'am Glory. Ano? Alam niyo, nung linabas ko po, okay, gusto kong makatulong sa mga kakaunti ang token, hati-hatiin natin ito. Total, ang laki po ng mga madi-discount natin, 70%, instead na bibili natin ng 5,499 euro, 1,649. Alam mo, ma'am, ano, nung linabas ko po yon na magkukorpo ako, kako, dalawa kaagad ang nabuo ko, wala pang isang linggo. Imagine that. Why? Tingnan yung mabuti. Ang PIP element ay may 70% discount. From 5,499, 1,649. So, magkano po yung discount natin? Almost 4,000 euro ang na-discount natin. At meron po siyang 35,000 C1 token. Kaya yung ginawa ko pong call po, 17 po yung maghati-hati, 2,000 po ang bawat isa sa kanila. 2,000. Oh, tingnan nyo mabuti ha, para makita nyo po kung gaano kalaki po yung tubo. Tubo ang tawag ko doon eh. Tubong lugaw eh. Yung earth kasi, yung earth ay 1,000 lang. At bibili mo siya ng 99. Di ba? 99. O di ba nakita niyo po? 100 lang din po yung bibitawan mo doon sa ginawa kong korpo, pero 2,000 ang token mo. O di ba? Natuble. Di ba? 100% ang tubo mo. Dahil nga 70%. Kaya yun po, congratulations sa lahat ng mga ano ho. Antayin po natin kung may magbubukas pa po yan, kasi po ay meron po ya kasi ng limitation. At ito po yung papaliwanag ko, ano ho, hindi na ilagay yata dito. Hindi nga na ilagay. Okay, paliwanag natin. Kasi binanggit ito kahapon. Okay. Yung pong ating promotion na ongoing, ano na sinasabi po, yung ating pong Genesis pool until today. Ayan, until today. Nakalagay po dito, no? Until today ay makukuha pa po natin ng 100% ang laman ng mga package na mabibili natin. Plus, meron pang epic promotion na magtatapos din po ngayon. Then, from March 22nd, that is tomorrow, ay magdi-deduct na rin po yung mga laman ng package. Ay, nakita nyo po yung mga deduction. From 1,000 sa Earth, 750. Earth, 2,500, 1,875. Water, 7,500, 5,525. Yung fire from 20,000, 15,000, 5,000 na pong mababawas. And of course, sa fifth element from 35,000, 26,000, 250. Yung pong ating bundle, ano, dun sa mga kasama sa bundle, kailangan po ay makompleto na po natin on or before April 2. Yung paliwanag ni Sir Reds kapon. Dahil kung hindi po natin mabibili po, mabibili yung pong yung pa kasing unang korpo ay kumpleto na po yun. Isa na lang inaantay ko doon, mabibili na natin. Pero yung pangalawa, kailan ay makompleto po natin yung bayad bago mag-April 2. Ano ho? Dahil kung hindi po natin yun makokompleto, hindi natin mabibili, ganito din po ang mangyayari. Instead na 35,000 lang yung makukuha natin, instead na 35,000, ito na lang po yung makukuha natin. Ang laki po, di ba? Sayang po naman. 25% ang mababawas. Kaya yan, mahaba-haba pa naman. 21 pa lang ngayon. Meron pa po tayong 10 days para po makompleto yung second batch. Then, baka magbukas din si Coach Anton tsaka si Coach Danny, ano? Kasi nga, ang main goal kasi natin ngayon, magparami ng token. Dahil, ito na po, yung ating pong C1 token. Ayan. Bago tayo pumasok sa C1 token, di ba sinasabi natin na para dumami yung ating token ay i-maximize natin yung mga ongoing promotions. Ayan.
Yung Mass Repair Club competition, meron po tayong C1 token reward po dyan po nakapasok din sa 1,500. Special art promotion, bibilin po natin ng 79 euro plus gas fee, meron pang 500 token po yan. Then yung first utility ng C1 token natin, yung ating pong C1 magazine, pwede po nating mabili yan using our C1 token, 50 po C1 token yan. Then yung reduce, magre-reduce na po yung C1 token gagaya ng pinakita ko kanina, no? Ng 25% sa lahat ng packages. Then yung ating C1 power bundle ay magra-run ito hanggang March 14. Pero yun po yung sinasabi ko, kahit na magra-run siya hanggang March 14, from April 3 onward, kasi nga matatapos to ng April 14, from April 3 onward ay magbabawas na rin po siya ng 25% yung kasama sa bundle. Okay ho, ayan, para maliwanag po sa ating lahat. Then next, ay ito na po, yung napaka-importante na pag-usapan natin ngayon. Yung pong ating Suwon token. So, yun po yung paliwanag ni Sir Reds kahapon. Ang dami po kasing excited na, you know? Dami lang kumukulit sa ating company na kailan ba talaga ang launching ng C1 token? Ano? Eh, nasa ano na tayo? Nasa bull run na tayo, di ba? Sabi ka, ano, nasa bull run na tayo, di ba? Tumaas na yung Bitcoin. Ano? Pero, ang paliwanag niya kahapon, meron daw tatlong exchanger na gusto makipag-tie up sa atin. At sinabi nila na hindi pa po ito talaga yung boran. Ang boran ay magsisimula pa po ng fourth quarter at magiging stable po yan ng first quarter at second quarter ng 2025. Kung kaya, doon sa mga naiinip nga po, naiinip bakit hindi isabay sa bull run kasi akala nila bull run, hindi pa po pala ngayon yung bull run. Ano? Dahil ito rin po ang mga sinabi ng mga experts ano tungkol sa crypto. Ayan, nakalagay po dito, industry experts, exchanges and banks predicts a very strong quarter for 2024 and 2025. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. So si Vanek, ayan, Vanek prediction. Ayan, yung prediction po ni Vanek, ito hindi ko masyadong kilala ito. Ano? Ayan. Nakalagay naman po pala dito. Si Vanek po is a global investment fund and Bitcoin spot ETF applicant suggests that Bitcoin will reach new all-time high by quarter 4 2024. Diba? Nakita niyo. So ibig sabihin, hindi pa po talaga ito yung boran kasi nga nung umabot ng $73,000 yung ating BTC na overtake na yung all-time high na naabot niya 4 years ago, ano ho? Pero bumagsak po siya uli ng 62, ano, kinabukasan 62-63. So ibig sabihin, hindi pa po yung boran kasi pag boran kasi dire-diretso na dapat yung taas, ano ho? This forecast is based on the combined effects of the US election, the supply shock caused by Bitcoin's halving and regulatory shifts making crypto commodities as easy to own as regular stocks. Tapos si Binance naman po, kilala naman po natin si Binance, siya po yung pinakamalaking crypto wallet ano sa buong mundo sa ngayon. Yung pong prediction naman po niya ano si Sir Xiao. Xiang Pei Xiao, siya po yung CEO ano. Crypto market will be most profitable for investors in 2025. Oh, di ba? Binance ano na po yan, CEO. Siya po ang may-ari ng pinakamaraming isa sa pinakamaraming Bitcoin si Binance. Number 3 yata siya kung hindi ako nagkakamali, ano. Then yung mga banks naman po, ito po yung mga prediction po ng mga bangko kagaya ng ano ba 'tong mga to? Standard Chartered, Matrixport. Standard Chartered and Matrixport have made bold calls for Bitcoin's price predicting it will hit 100,000 and 125,000 by the end of 2024. Ah, di ba? Kung kaya
Dahil sinabi ng mga industry experts na ito, ano, nandito na po yung roadmap. Ayan. Screenshot nyo po ito kung wala pa kayong copy nito, ano, dahil napakalaga po nito. Ngayong quarter one, ano, at we are in the last month of the quarter one, so ongoing pa rin po yung conversion ng ating C1 rewards, yung CIR C1 rewards po yan, tsaka loyalty points into C1 token at mag-i-in po yan this end of March. Matatapos na po. At kung hindi na in-extend yan, mababawaliwala na po yung mga C1 rewards tsaka loyalty points kasi ilang beses na po in-extend. Ano? Maraming beses na po tayo nagpaalala sa mga old members natin na i-convert na po dahil may hangganan po ang lahat. Then, lumabas na rin po yung tokenomics, ano? 'Di ba yung unang dinabas po ng ating C1 yung tokenomics, nandoon din po yung roadmap, ano, light paper po 'yan ang tawag diyan. Then ongoing po yung power bundle, ano, limited din po ito, kagaya ng power up po na binili po natin noon, ano, limited dahil ito po ay hanggang April 14 lang po siya, no? Then Genesis Pool matatapos na rin po, so magdi-deduct na po 'yan, magdi-deduct na po starting tomorrow, ano. Then if upgrade for free, last day na rin po ngayon. Ano, yung upgrade for free natin. So ibig sabihin, kung bibili ka bukas ng Earth, hindi na siya magiging Air. Ano ha? Okay ha. Then quarter 2, dito ito yung pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid. Sa quarter 2, ay lalabas na po yung business point conversion kasi dito po maraming mga umaray na mga leaders natin, mga members, bakit hindi raw nagagamit yung kanilang business point, bakit hindi raw maibili ng package, hindi raw ano kasi po yung mga old business point po hindi po talaga, ano, napakarami po akong kilala na may mga business point pero hindi po nila maibili ng mga package, ano, kasi nga ay yung mga bagong business point po ngayon, yung mga humahataw ngayon, yun po yung binibigyan nila ng chance na magamit siya, ano. Every Friday po kasi ang payout na ngayon. Kung bago yung business mo, pwede siyang ibili ng package o kaya pwede mo siyang i-withdraw sa Bitcoin. At every Friday po ang payout. Pero sa mga old business point ay hindi nga po nagagamit. Kung kaya, dahil siguro marami nagre-reklamo, etc., etc. So, this second quarter ay magagamit na rin po yung ating business point with options. Ibig sabihin, magbibigay po sila dyan ng options. Either pwede mong pabili ng package, either pwede mo convert sa C1 token. So antayin na lang po natin. Ano? Then next ay yung ating C1 wallet launch. Of course, hindi pwedeng mauna po yung C1 token ilalunch. Ano? C1 wallet muna kasi doon natin ilalagay yung C1 token natin. So this quarter 2, ayan, between April, May, June, yan po yung quarter 2, ay ilalunch na po yung C1 wallet natin. At once na nailunch na po yung C1 wallet natin, ay lalabas na rin po yung staking pool. Ayan, paliwanag na po natin yung staking pool. Pwede na po natin i-time deposit yung ating mga C1 token na hawak para dumami pa po siya. Kasi ang staking po, parang time deposit ito, mag-earn po siya ng C1 token every day. Ano, depende kung ilang C1 token ang in-stake mo. Then meron din po tayong tinatawag ng streamable NFT. Kasi nga po, ito po ay antayin lang po natin kasi yung streamline ng bonus natin kagaya po ng ating virtual options, 'di ba? May nakiklaim pa tayong virtual options habang hindi pa nagla-launch yung ating C1 token. Ganun din po yung loyalty points noon, ano? 'Yan po yung mga nasa streamline bonus po natin na natatanggap everyday. So, antayin po natin kung paano po ang procedure nitong streamable NFT o non-fungible token. So, magbibigay din po sila ng mga NFT na I believe ito ay pwede rin po nating i-convert yan to C1 token soon, ano ho, o kaya magkakaroon ng airdrop. Antayin lang po natin. Then yun na po, magkakaroon po tayo ng C1 token airdrop din po. C1 token airdrop. Ito naman po ang nakikita ko dito sa C1 token airdrop. Depende sa package na hawak mo yung ibibigay na airdrop na token sa atin. Kaya
Yan, exciting po, di ba? Okay, ang dami pong mangyayari, the second quarter. Then, lalabas na rin po yung tinatawag na white paper. Itong white paper na ito, lahat ng mga crypto fanatics o mga crypto enthusiasts o mga crypto investor, ang unang tinitignan po nila sa token, especially yung launching ng token, ay itong white paper. Kasi nakapaloob po si nakapaloob po ang roadmap din po kung ano ang mangyayari sa C1 token sa loob ng white paper na yan. So, lalabas na rin po yung white paper natin. Ito po yung inaabangan ng karamihan po mga crypto trader, itong white paper ng C1 token. Dahil pag nakita nila ito na malaki ang potential, sigurado ako dadagsain po talaga tayo pag nabasa na po nila yung white paper. So lalabas na rin po yung white paper 1.0 by quarter 2. Ayan, dami nila. Then quarter 3 ay lalabas na rin po yung NFT marketplace. Kung matatandaan niyo po sa ating pong Planeta X, meron din po tayong Net Empire marketplace kung saan nagba-buy and sell tayo doon ng mga asset, ng mga digital asset natin, di ba? So meron din pong NFT marketplace na ilalabas ang ating C1 by quarter 3. Then meron din pong lucky airdrop. Oh, yung lucky airdrop siguro pag nakakuha ka ng valuable NFT na yan, bibigyan ka nila ng lucky airdrop, So antayin po natin. New NFTs for C1 ecosystem. So dahil matatapos na po yung Genesis NFT natin dito sa Genesis pool, ay of course maglalabas sila ng panibagong NFT sa C1. So abangan din po natin kung ano po yung mga NFT na ilalabas nila yan. Then increase utility of the C1 tokens. Di ba? Nakita nyo po. Kasi ang sabi nga po, lahat ng mga company na papasok sa ating ng C1, kagaya ng Planet IX, Metaverse, yung Trabilia na yan, at kung ano pa yung mga papasok, lahat po kasi yan ay i-integrate nila sa C1 token. Kung kaya, kagamit-gamit po ang C1 token natin sa lahat ng mga product na papasok sa ating company. Ayan. So remember, may utility na po yung token natin. First utility ay buying the magazine, C1 magazine. Ayan. Then, and so on and so forth. Darating po yung another mga utility po niyan. Then quarter 4, ito na po yung inaantay nating lahat. Magkakaroon po tayo ng C1 crypto event sa Dubai uli. Ayan, sinasuggest po ni Ma'am JT kahapon na part ng ating kinikita ay magtabi tayo para po makapunta tayo sa Dubai kasi doon na po gaganapin yung token launch. Ayan. Ilalance na po yung ating token. Then ipapasok na po siya sa DEX listing o decentralized exchange listing, yung ating token. Listing on global exchange. So ibig sabihin, may exchange na po siya sa lahat ng mga mapipili nilang mga exchanger. Kagaya ng tatlong pumunta sa office natin ay gusto na nilang pumosisyon. Then meron din po tayong DeFi platform, may farming at saka yielding din po ng ating C1 token. Then 2025, cross-chain white paper 2.0. Ayan, lalabas na rin po yung 2.0. Pinaliwanag na po yan ni Sir Reds kahapon yung ano ang kaibahan ng white paper 1.0 at saka 2.0. Ayan, so doon, balikan nyo na lang po yung video. Then DApps, C1 Explosive Launchpad. Ito po ay pinagdiinan din po niya ito dahil ito po ay grabe daw po ang mangyayari dito sa C1 Explosive Launchpad na ito. Then papasok na rin po tayo sa C1 Network DAO and much more. DAO po ay Decentralized Autonomous Organization. Yan. Yan po yung mga alam ko ito. Ito na yung legalization ng ating crypto. So yan. Napakaganda po ng ating pong roadmap. Kaya yan, ilang tulog na lang po ang inaantay natin at papasok na po tayo sa ating C1 wallet. Yan, yung C1 wallet, I believe yan po ay protocol po yan pagmula po sa ambassador pababa hanggang makarating sa starter, yung pagdi-distribute ng C1 wallet. At dito ako excited kasi nga, di ba? Yung mga C1 token natin, gaya ng mga nabanggit ko sa inyo,
almost 1 million din po ang token naming pamilya, istick ko po lahat dyan. Kasi nga, mapaparami po yung token natin. Then, pagdating po ng quarter 4, o di, doon na tayo mamitas. Kung gusto natin mamitas, ano, gusto natin magbenta, dito na tayo magsisimulang mamamasyal, Ma'am Gloria. Mga leader natin, eh. Dito, starting na tayo, o kaya early 2025. Siyempre, obserbahan muna natin yung value. Pero yun nga, sinasabi ni Sir Raj ay pag naisabay po yan sa Boran, yung ating launching ng token, magkakaroon na po siya ng magandang value. Yan po yung sinabi niya kahapon. Okay, kaya po, antabayanan po natin. Then next ay another good news po ay magbubukas na po yung ating second office, ano? Same din po yung ating office sa Dubai na makikita po yan sa Arinco Tower. Ano, Arinco Tower, Media City, Dubai. Yan po yung address, ha. Take note, Arinco Tower, Media City, Dubai. Doon po yung ating office. 20, yung pong pinunta naming office na una ay nasa 20th floor. Then yung 21st floor ay magbubukas na 2 weeks from now yata kung hindi ako nagkakamali. At pwede na pong bumisita lahat ng mga member natin doon, ano, pero by pre-notation lang po, ano. Then may next marathon meetings po tayo, ano, at doon na nga po gaganapin sa ating pong bagong office, ano. Sa 28 April onwards, C1 Power Days, location, New State of the Art, C1 Global Network Office, Dubai. Yan, sa 24th floor. Then, meron din tayong C1 Global Network Office Opening Celebration. Ayan, yung pong inauguration, ang tawag po natin dyan. Doon din po sa bagong office natin. Then, meron din po tayong Leaders Exclusive Office Booking with their teams. Ayan, maximum of 30 per team. Ayan po yung sinabi, ano, na pwedeng mag-book kasi hindi ka basta pupunta lang doon na hindi ka nakabook kasi by appointment po kasi yan. Then, ayan, nakalagay po pala dito, book a date with at least 30 members now before 31st of March, ano, bago po dumating yung April 28. Then, complimentary lunch and dinners for days you book. Yan, meron na rin pong kasamang lunch at saka dinner. As per details from the network team. So yan, mag-asa lang po tayo sa support yung mga requirements para po tayo ay makapunta doon sa bagong-bagong office natin. I'm sure, ano, I'm sure Ma'am Gloria, pag nag-launch yung C1 token natin, di ba nag-usap-usap na tayo na pupunta tayo ng Dubai para magpasalamat sa ating founder. Of course, para makita na rin natin yung dalawang office natin dito, lalong-lalo na itong bagong office natin. Napakalaki po ng office natin doon. Kung mababalikan nyo po yung aking video doon sa ating Crowd1 Team Spartans International, binidyo ko po yung paikot ng office natin. Tinuro po tayo doon. So kung ano yung luwang sa baba, ganun din po yung luwang sa taas. Ano? Nag-iisang tower po yan, na malaking tower, parang Makati area, yung lugar na yon. Talagang state of the art, talagang mapapawawa ka. Kasi sa taas kasi ma'am, ano, kasi nasa 20 floor tayo, 24, tanaw mo talaga yung paikot na gan, ang ganda, talagang grabe, ang ganda po ng tanawin doon sa taas. Napakaganda po ng office natin. Kaya, yun, yan po yung ating pong medyo mababang update. Pasensya na kayo, napahaba kasi nga po, excited lang po ako dahil yung pong pag-aantay natin ay hindi po nawala ng kabuluhan, di ba, Ma'am Gloria? So, nandyan na. Ang gagawin na lang po natin ay maghanda tayo, paghandaan natin yung parating na launching. So, ang advice ko rin po, advice naming mga leader, as much as possible, makapag-ipon tayo ng maraming token. Especially, mauna po itong staking. I-stick po muna natin. Mapaparami pa po yung token natin before the global launch. Then, pagdating ng global launch, nasa inyo na po yon. Kung gusto niyo na pong mamitas, gusto niyo nang tikman, nasa inyo po yon. Pero I'm very sure kami pong mga leader talagang ano, susulitin namin. Susulitin namin yung paghihirap. Ang tagal na natin nag-antay. So, yun po, meron na pong kabuluhan yung ating pag-aantay. Ang payo ko lang po, ganito po kasi, pero bago ko magtapos, Ma'am Gloria,
Marami nagsusumbong sa akin na may mga leaders po tayo, ano, mga naunang mga leaders, mga pioneers po yan, director, actually director po yung binanggit sa akin, na para makapasok dun sa kanilang sinadyang company ay sinisiraan po ang C1. Na sinabi, wala na ang C1, wala na yan. Hindi na nakaka-pay out yan. May mga sinasabi nila dyan, mga bogus, mga ganun. So meron po yon, na screenshot po niya yung conversation nila doon, doon sa leader na yon. Hindi ko na lang po babanggitin yung leader, pero director po yan, ano, pioneer po yan sa Pilipinas. Na, at na-block na rin po ang account. Ang payo ko na lang po sa mga leader natin, ano, kayo naman po ay kumita sa C1, ano, dati, na bago yung mga buhay ninyo. Kung nakalipat man kayo sa ibang company, ay okay lang po, hindi namin kayo binabawalan na lumipat. Pero ang aking request lang po, sana ay huwag niyong siraan ang C1, at sa mga mapapa-join ninyo, ano, sana ay hindi po ma-block yung mga account na kagaya ninyo. Why? Kasi pag na-block po yung mga account nila at maraming asset sa loob, maraming conversion ng C1 was loyalty points to C1 token, at pag napera na po yan, yung mga C1 token na yan, babalikan po nila kayo at sisisiin kayo, bakit mo ako sinali? Nandito pala ang long-term na company na yung asset ko pala na sa loob ay magpapabago ng buhay ko. So payong kapatid sa mga leader natin, ano ho, iwasan po ninyo na huwag ma-block ang mga account ninyo, lalo yung mga mapapasali ninyo. Kasi marami na po kaming kilala na mga na-block ang account, tapos ganun din po yung sinasabi sa mga member na sumali sa kanila, at sinisiraan po ang C1 na baka ma-block din yung account. Sayang po yung pag-aantay natin. So yun lang po, Ma'am Gloria. Ano ha? Yan po ay dinagdag ko lang kasi nga may nagsumbong po sa amin, nagsusumbong, patuloy na nagsusumbong sa amin na sinisira ng C1 para lang sumali sa kanila. Huwag po, dahil baka kayo din po ang balikan niyan pag napakalaki pala ng value ng kanilang mga assets sa loob ng account nila. Yan po, kita-kita po tayo again next week. Ano ha? At ayan po, paparating na po yung launching ng wallet natin, at pagtulong-tulungan natin, nag-rallyin siya, yung mga functions na nasa loob niya, although pinaliwanag ko na po yung mga functions, pero siyempre, pag nandyan na siya yung actual, ay magpa-part 2 po tayo doon, tuturo po natin lahat ng mga mechanics doon, para sabay-sabay po tayo, ano, na maranasan po yung tagumpay ng ating pag-aantay. God bless po, at kita-kita po muli tayo next Wednesday, or next week. Yeah. Thank you po. Ayan, Back to you, thank Ma'am you po, Gloria. Sir Eddie. Thank you po, Sir Eddie. Ano, yan, napakaganda po talaga. Grabe, ano, yung C1 natin. Ang ganda po ng founder natin. Alam po, ang founder natin, iniisip po niya yung mga team na nag-join dito sa ating C1. Ano, continuous po yung support niya. Continuous din po yung mention niya sa atin. Non-stop po yung tinuturuan po tayo, talagang nagbibigay po siya ng halaga sa atin na dahil nag-join po tayo dito. Konting panahon na lang po, at nasabi po ni Sir Eddie kanina, no, konting-konting panahon na lang po, at sama po siya. Meron din po sa akin na tumatawag na pinag-join po sa kanyang bagong ano ba 'yon, MLM, bagong network po. Ayun po ang tama po ang sinabi din niya sa akin, na ang C1 ay puro na lang ganyan, na bili ka ng bili, walang mangyayari dyan, hindi ka kikita. Nasa atin po yun, ano, dahil naghintay na po tayo at nakikita naman po natin na nakakakuha tayo, na nagbibigay po ang ating company, na continuous po yung meeting nila sa atin, continuous din po yung pag-join, pag-upgrade, or alam po na nyo, naging 4 million na tayo, di po ba? So, imagine, 4 million. Saan po kayo makakakita from January for 3 months, naging 4 million tayo, di po ba? Napakaganda po. Yun nga po yung nakita ko yung corpo na ginawa po ni Sir Eddie, no? Ang ganda po.
sa alagang, magkano yun sa peso, Sir Eddie? 6,000 pa, Ma'am Gloria. Inano Yun, natin sa sa PC. halagang 6,000 lang po, makakakuha kayong 2,000 na, over 2,000 yata yun na C1 token. Magagamit po ninyo yun. Once nagkaroon po ng value, talagang Tsaka sa magiging staking, burang Ma'am po yan. Gloria, may staking na kasing lalabas pag lumabas yung C1 wallet. So pwede nang i-stick doon. Yun po. I-distribute ko po yan kasi ma-distribute po yan. Okay, magalala kaya di po na-XT yan. Then, pwede po nating i-stake habang inaantay yung low balance. Then, kumikita pa siya. O, di ba? Kumita ka na, tumubo ka na ng 50%, tutubo pa uli siya. Di ba? Galing. Grabe talaga po Sir Eddie, no? Ang unang-una po natin gagawin talaga, magkuha lang po tayo ng new member. Kasi po, yung mga old member natin, kung talagang pong ayaw nilang mag-join sa atin, ayaan na lang po ninyo sila. No, yung pagkokolek po ng mga points, pagkokolek po natin. Kung hindi man po natin nagawa yung MetaMask, hindi rin po natin matutulungan. Kaya yung sinabi po ni Ma'am Abby kanina na nagtsaga po siya ng magkuha ng MetaMask sa kanila in the long run pagka po nagustuhan na nila mag-join. Pero ang ako po advice ko, kung maaari po, okay, i-open po ninyo sa kanila. Sabihin po ninyo sa kanila kung ano yung updates ng C1 natin. And then kung ayaw po nila, ayaan na lang po natin sila at kukuha po tayo ng mga bagong member na magbibigay din po ng team sa atin at tutulong po sa atin. At sila din po ang makakakuha ng benefit ng ating C1. Ayan. Kung meron po kayong mga questions sa updates po na binigay sa atin ng ating Director 2 Star, Sir Eddie Onya, i-unmute ko po kayo para sa ganun. Naka-mute naman pala kayo, no? Sa ganun po at maintindihan po natin lahat ang mention po sa atin ni Sir Eddie Onya.